Kumusta po? Welcome po muli sa aking YouTube channel. So sa video ko pong ito, pag-uusapan naman po natin kung paano mag-print sa envelope, no? Long envelope, yung short envelope, kung paano po mag-print ng address, no? Ito po yung white na mga envelope. So paano po ba mag-print? Particularly gamit ko po dito ay Epson printer, L565 or L360, no? So let's go po, start na tayo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So ngayon, pag-usapan naman po natin kung paano mag-print sa envelope, sa ating mga white envelope. So meron po akong nakahanda na documents po dito. Gamit po natin ang Microsoft Word 2016, no? So ito po siya. Kung paano ko po ito nabuo or paano ko po ito nagawa ay punta lang po tayo sa ating layout, no? Una, open po tayo ng ating Microsoft Word documents, then punta tayo sa ating layout. Dito po sa sizes, makikita po natin, ito po, envelope number 10. Ito po ay 4.12 inches by 9.5 inches. So, ayan po siya. Then, sa orientation po ay naka-landscape. Then, sa ating margin ay, pwede naman po natin i-customize ang margin. So, 0.2 yung top, 0.2 yung bottom, 0.5 yung left, o 0.79 inches yung right. So okay naman po siya, no? So ganito po yung ating, for example lang, no, maglalagay po tayo ng address sa ating mga envelope. Kunyari ipapadala natin sa ibang lugar o sa kamag-anak natin, or pwede naman po din yung mga format na yung dito na lang po sa gitna, no, yung address, kung saan lang po ipapadala, yun lang po yung ilalagay na address. Or kung ano man po na pwede nating i-type or i-print dito po sa ating envelope, white envelope, no? So, ang ituturo po natin ay kung paano po mag-print dito po sa ating envelope. Gamit po yung ating printer na Epson L565. So, kung paano po mag-print, siyempre po, punta po tayo dito sa file. Kunwari, ito na po yung ating address, no? Ipiprint na po natin. Punta po tayo sa ating file. Then, print. No? Then, so, be sure na kung ano, kung saan po tayo magpiprint, ay yun po yung printer na nandito. So, this time, ang gagamitin po natin ay Epson L565 series. So, yan na po siya. Okay na po. Kasi may mga ibang printer pa rin po ako na naka-install. Then sa properties po, dito po natin makikita yung size, no? Kung halimbawa hindi po siya nandito, hanapin lang po natin yung size na envelope number 10. So yan po, 4.12 po yan, 4.12 by 9.5 inches. So yan po, pipili natin envelope number 10. Then naka-landscape po siya, no? Kasi naka-landscape nga siya. Then plain paper lang naman po ang ating envelope, standard lang po. Then one copy, then okay. So ibig sabihin naka-setup na po siya, ready for printing na po siya. So ang gagawin po natin, let's go naman po sa ating printer. Pag-usapan naman po natin kung paano naman po i-set up yung ating printer para po sa envelope na ating ipiprint. So, let's go po. So, ngayon naman po, try natin i-set up ang ating printer. Kung paano po natin i-set para sa pagpiprint po ng ating envelope. Oh, ito po ang ating envelope. So, unang-una kung paano po maglagay sa ating printer. So, kunwari, ito po ang ating envelope, no? So, ikot lang natin pong papatalikod. Then, ikot natin pa-counterclockwise. So, ito po yung pinaka-lid niya, pinaka-opening lid niya, no? Pag ganyan po ang paglagay niyan dito sa ating printer.
ilalagay po natin siya doon patayo sa ating printer. Then, siguraduhin po natin yung ating guide ay eksaktong-eksakto. Hindi naman po mahigpit at hindi naman po masyadong maluwag para tama-tama lang po ang kanyang galaw. No? So, ganyan po. Dito naman po sa setup ng ating printer. So, ang gagawin po natin para makuha po natin yung eksaktong sukat. No? So, ang gagawin po natin ay pag nakaganyan, pinilin lang po natin yung arrow pa kanan. Ayon po dun sa kanyang instruction. Then, hanapin po natin yung mga sizes. No? Ayan, envelope, yun. Envelope number 10. So, yun po yung size ng ating i-print. So, yan po natin, yan po ang ipipindutin natin. So, okay. So, plain paper lang po siya. Okay. So, ready na po for printing ang ating printer. So, let's go po ulit sa ating computer para i-print na po natin yung ating envelope. So, yan po. Ready na po for printing ang ating envelope. So, print na po natin. One copy only. So, okay. Print. So, ayan po. Naprint na po natin ang ating envelope. Ayan po ang kanyang print. So, ganun lang po. Pasimple kung paano mag-print ng address or ano man pong gusto natin i-print sa ating envelope. Okay? So, thank you very much. Sana po nakatulong po muli. Thank you and God bless.